Napaka-concise and precise po. Grabe, ang substantive ng information. Thank you po. From Master Makarov. Thank you rin po. And here's another important topic that you should know before taking the board exam. So may nag-request sa akin ano yung mga mean, median, mode, and also the standard deviation. At dito ko i-explain. Now let's study the measures of variability. Pag sinabi nating variability, ibig sabihin dispersion or pagkalat ng scores. May nakita kayong word na dispersion, it talks about variability or variance. Kung sa measures of central tendency, meron tayong mean, median, mode, dito naman sa measures of variability, meron tayong range, standard deviation, and variance. Number one, range. Madali lang to. This is the simplest measures of the variability. It is the most crude. Again, most crude. Least reliable. Bakit nasabi nating simplest measures of variability? Kasi ang gagawin mo lang, hanapin mo yung pinakamataas na number at yung pinakamababa. High score minus low score. Ganun lang ang range. Halimbawa, may nakikita kayong 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 6. Let's say, score to ng mga bata sa quiz. Hanapin nyo yung may pinakamataas na score at yung pinakamababa na score. As you can see, ang pinakamataas yung 9 at ang pinakamababa yung 4. Then, subtract nyo lang sila. 9 minus 4 equals 5. So, our range is 5. Ganun lang ang range. Number 2, standard deviation. Pag sinabi natin standard deviation, this is the spread out of the score with respect to the mean. Ibig sabihin yung pagkakakalat-kalat ng mga score na rinerespect yung mean, yung average. Kung sa measures of central tendency, ang most reliable is mean, dito naman sa measures of variability, ang pinaka-reliable ang standard deviation. It is the most reliable and stable. Ang SD, dinidescribe niya how far the data from the mean or how far the scores from the mean. Yun ang ibig sabihin ng standard deviation or SD. Meron tayong tinatawag na heterogeneous at homogeneous. Credits po kay Sir Janus. Kasi gawin natin itong low and high. Low and high. Pag sinabi nating heterogeneous, 'di ba, ibig sabihin ng hetero, iba-iba. Ibig sabihin, iba-iba yung mga scores. May mataas, may mababa, may middle, may mataas, may mababa. Ibig sabihin nun, kapag hetero, scattered, hiwa-hiwalay. Kasi malalayo yung mga agwat nila sa isa't isa doon sa mean or sa average. So, pag heterogeneous, yan ay scattered, kalat-kalat, spread out, dispersed. Kaya ang standard deviation niya ay mataas. Ay standard deviation. Let's have part 2. Bitin talaga ang 3 minutes. Ingat! Ang galing-galing mo po, ma'am. Mas naunawaan ko pa lalo. From Miss Chambi. Hoping po talaga sa lahat ng mga sinasabi ko madaling maunawaan. Para mas madaling maintindihan at maunawaan at maalala, always relate sa trabaho, sa classroom setup, sa paggawa ng mga paperworks, like that. And here's the part 2 of measures of variability. Okay, again, kapag sinabi nating range, just know the high score and the low score, pag subtract nyo lang, and that is the range. Just remember the keywords there. Pag sinabing standard deviation, that is the SD, the spread out of the scores. Paano yung pagkakakalat-kalat nila? So, na-explain ko na rin kanina ang heterogeneous. Heterogeneous, mga scattered, spread out, dispersed ang mga scores or yung mga data. Pag sinabi nating heterogeneous, yan ay high SD. High standard, ibig sabihin matataas, malalaki ang kanilang pagkakakalat-kalat. O yung layo nila sa isa't isa, mataas, malaki, kaya high SD. O yung gap na sinasabi. Next is homogeneous. Pag sinabi nating homogeneous, ibig sabihin pare-parehas. Kapag homogeneous naman, low SD lang. Like for example, yung grades niya ay 88, 90, 91, 89, 87. Sa tingin nyo, malalayo ba yung mga agwat nila? No. Ibig sabihin, homogeneous yon. Low SD lang. Kasi konti lang yung mga agwat nila or gap nila sa isa't isa or yung pagkakakalat nila. Konti lang, low lang. Kaya yung score na yon, yung mga scores na yon, matatawag natin clustered or bunched together. Pag yan magkakadikit, malalapit ang mga scores nila, they are bunched together or clustered, that is homogeneous at ang SD niya ay mababa. Ganun lang ang ibig sabihin ng standard deviation. Paano yung pagkaka-spread out nila?
Number three, variance. So, itong variance na to, square of standard deviation lang siya. Yun pa rin, low and high. Tignan mo itong low na to. Ibig sabihin ng low, homo, clustered, near from the mean. Same na sinabi ko kanina doon sa homogeneous, low SD. Tignan mo yung score, 94, 92, 91. Let's say grades mo to, 94, 92, 91. Diba, konti lang yung mga agwat nila, 94 sa 92 sa 91. Ibig sabihin, they are near from the mean, they are clustered, kaya homo. Kaya, low SD lang. And the letter B is high. Ulit lang, kapag high SD, ibig sabihin, malalaki ang agwat, hetero, kalat-kalat, scattered, far from the mean. Tulad na itong grades na to, 75, 95, 65, di ba ang lalayo nila sa mean? Sa average, sa isa't isa, kaya nga scattered, malayo sa isa't isa, kaya nga high SD siya. Tell me, is it low or high? Clustered? Low. Pag scattered? High. At yun lamang po.